Nag-flag raising ceremony na muli sa Zamboanga City Hall halos isang buwan mula nang sumiklab ang gulo roon. Nasa lanta pa ang syudad nang sinundan nito ng sama ng panahon na nagdulot ng matinding pagbaha. Kaugnay nito, may news to go. Si Cedric Castillo live mula sa Zamboanga. Cedric. Yes, good morning, Kara. Diyang nabanggit mo na flag raising ceremony ay naganap kanina bandang alas 8 ng umaga. At sinabi nga ng mga officials na nakausap natin dito sa Zamboanga City ay malaking inspiration daw or pwedeng maging pang-boost sa confidence ng Zamboanga City yung nangyaring flag raising ceremony kanina. Dahil nga doon sa last 5 weeks ay dalawang tragedy yung nangyari dito sa may Zamboanga City, yung armed conflict at saka yung pagbabaha na naganap last week. Samantala, Kara, nandito tayo ngayon sa labas ng barangay zone 4 ng barangay hall. Dito nga barangay kung saan nag-camp out ngayon yung mga residente ng barangay Santa Barbara naman na ang napag-alaman natin, Kara, ay gustong makauwi sa kanilang mga bahay ngayon para lang makakuha ng kanilang mga supplies kasi sa ngayon ay nandun sila sa evacuation centers. Pero ang nangyari, Kara, ang impormasyon na nakuha natin bandang alas 5 ngayong umaga ay ginustos sumugod at di umano itong mga residente rito para nga makauwi dun sa kanilang mga bahay pero napilitan daw silang harangin ng mga miyembro ng army at saka ng PNP dahil nga sa ngayon ay considered na conflict zone pa rin yung Santa Barbara kung saan nagpapatuloy ang clearing operations at hindi pa rin sila pinapayagang makauwi. Susubukan natin ngayon na Kara makakuha siguro ng resident para ano. Madam, morning po. Good morning po. Ano po yung ipinunta dito ng mga residents, ma'am? Ang gusto lang namin naman kahit sandali, makakuha kami ng gamit. Sa ngayon, kung pwede sana rin, makabalik na kami, mas maganda. Pero ang sabi ng mga yung government, yung army, tsaka ng mga police, hindi pa daw safe doon sa area. Yun na nga. Kaya, pero lang dito pa rin kami, umaasa na kung pwede makapasok. Okay. Linawin natin, ma'am, hindi nyo planong makauwi na ng pangmatagalan? Gusto nyo lang kumuha ng gamit? Hindi maaalis yung ganon, yung pangmatagalan na, yun ang gusto namin talaga na makapalit. Pero for today po? For today, sa ngayon, makakuha ng gamit. Makakuha lang ng gamit? Yung hindi pa nasunog na bahay kasi may natira pa naman, yun lang sana, makakuha kami ng gamit namin kasi bukas, hari raya namin, sana makabalik. Okay, so sa ngayon po, dito muna kayo magsistay? Hindi muna kayo? Opo, ganyan, ganon. Until mapayagan kayo makapasok? Sana ako. Pero kinausap kami kanina, hindi na daw. Pero hindi kami nawawalan ng pag-asa na makapasok pa rin. Salamat po, ma'am. Kara, subukan natin. Ito, kaharap natin ngayon, Kara, si Major Ariel Huesca. Sir, ano po yung situation ngayon? Ia-allow ba sila makapasok? Hindi talaga. Kasi itong nangyari ngayon, this is a case of disinformation. Ang akala ng mga constituents ng Santa Barbara, pwede na silang bumalik. Pero in fact, wala naman talaga instruction yung CMC na makabalik sila dito sa area. Ano po yung situation ba dun sa loob ng Santa Barbara? Actually, yung situation sa loob ng Santa Barbara, ongoing yung clearing operation natin, ang daming mga unexploded ordinances, kaya nga dinodouble check natin to ensure na pagbalik ng mga constituents, hindi na magkakaroon ng complications, hindi na magkakaabiria. Yung mga strugglers, yung mga lost command nila, sir, may mga nahahanap pa ba sa loob? As of now, walang report po. 3 days ago, nagkaroon po ng engagement between the government troops with the strugglers. So, there is a possibility na may mga ilan pa rin strugglers na nakasituate ngayon sa mangrove areas. Kaya hindi pa sila papayagan yung residents? Yes, sir. Isa yan sa mga reasons. Pangalawa, ang reason talaga ba't hindi pa sila ina-allow, chine-check natin ulit yung mga area. Inaangat natin yung debris, yung mga burn galvanizes, to ensure wala nang nakaipit na unexploded ordinances. Kahapon, yung teams natin were able to recover several UX or unexploded ordinances dyan sa area na gusto nilang puntahan. Pangalawa, may nare-recover pa rin tayo ng mga sunog ng mga baril. So, with this case, pag hindi natin ma-check ng maayos, it will cause danger sa buhay nila. Thank you, sir. Kara, si Major Ariel Huesca ang spokesperson ng Region 9 PNP. So, ang situation ngayon dito sa Zamboanga City ay yung conflict areas, hindi pa rin pwedeng bumalik yung mga residente. Pero yung ibang bahagi ng Zamboanga City ay medyo bumalik na or nagsisimula na bumalik sa normal ang situation. Kara? Maraming salamat, Cedric Castillo.